po ay isang Katoliko. Wala na akong simba-simba eh. Katoliko. Galing ako sa private school. So kahit paano, siyempre na marami ka na rin narinig sa Word of God. Okay. Alam mo mga Katoliko, kadalasan kasi, grabe kung maka-joke ba, mga biro, tapos walang break yung bibig, pati yung mga, alam mo na yung mga banal, o, na sinasali nila sa mga kalukuhan nilang dumaan sa wall ko ito, ang Bible ang inano nila, yung tawag nito, paksa sa joke nila. So, ang nasa isip ko talaga, Katoliko sila. Sabi ko, part, ingat po kayo sa pag-joke sa mga ganun. Delikado po yun. Dahil ang pagkaalam po kasi, kahit gaano kalaki ang kasalanan mo, part, kahit gaano kalaki ang kasalanan mo, papatawarin ka po ng Diyos. So, papatawarin ka po kahit gaano kalaki ang kasalanan mo. Basta, sincere ka sa pag- hingi mo ng sorry mula sa puso mo, dapat sa isip at sa puso mo na hindi mo nagagawin uli. Oo, yung talagang totoong magsisi ka, hindi yung magsisi ka ngayon pero balak mo pang gawin, hindi po ganun. Oo, hindi po ganun. Kailangan nga mula sa puso at saka sa isip mo na hindi mo talaga gawin siya uli. Papatawarin ka po, maliban lang yun ang pagkaalam ko ha, maliban lang sa blasphemy po. Oh, huwag na huwag kang gumawa ng mga kalukuhan. Yung gawin mo siyang katawa-tawa, huwag po. Hindi daw yan mapapatawad, part. Kaya yung dumaan sa wall ko, yung mga biro nila, doon nakakala ko Katoliko, sabi ko, ingat, part. Delikado po yun. Hindi ko alam, mga ano pala sila, yung mga walang Diyos. Para sa akin ha, para sa akin. Kahit anong religion mo, Muslim ka man dyan, Iglesia ka man dyan, Christian ka, born again, kahit ano, ang importante po, may pinapaniwalaan kang, may nakatingin sa'yo, naniwala ka na may Diyos, na may lumikha sa'yo, yan ang importante. Dahil kahit papano, yan ang kumukontrol sa'yo na huwag kang gumawa ng masama. Pero pag wala ka talagang Diyos, wala kang kinakatakutan. Ano kasi sila eh? Ang pagkaalam ko, doon sila naniwala sa science, sa Big Bang Theory. Ang para sa akin kasi, mayroon talagang Diyos. Alam mo kung bakit? Bakit tayo umibig? So, marunong tayo magmahal. Naaawa po tayo. Bakit na naginip tayo? Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng wala lang. Oo, meron talaga. Bakit ba concerned tayo sa iba? Bakit ba natuto tayong umibig? Nagmamahal po tayo. Oo. Bakit na naginip tayo? Mga ganun ba? There's something talaga. Hindi pwedeng wala lang. Hindi pwedeng dumaan lang tayo sa mundo ito na wala lang. Hindi ako maniwala nun. Okay, magkakontra po ang ano, science at saka Bible. Magkakontra talaga dahil alam mo na, science, kung titingnan mo yung edad ng bato ng mundo, di ba magka ano sa Bible? Grabe ang ano niyan part. Grabe ang debate niyan part. If you believe in God, explanation is not necessary. But if you don't believe in God, no explanation is possible po. No explanation is possible. Oh. Ngayon, yung pag-comment ko ng ganun, may isa doon na bigla na lang umano sa akin. Sabi niya nga, pag maka-react daw ako, akala mo kung sinong ano, yung ano ba, yung mga santo, mga ganun. Hindi po, nag-ano lang ako, kunting advice lang tungkol doon. Pag umasta daw ako, samantalang ang kababuyan ko daw doon sa Twitter. Yung Twitter, sabi ko nga sa iyo, mga 6-7 years ago,
you trust somebody, pagkatapos nag-chat ka, pagkatapos pagkalaunan, gikalat sa Twitter. Kung titingnan mo, part, kung may nude pictures man ako, nakahubad ba? Wala po akong partner, ako lang isa. Paano mo masabi na kababuyan ang ginawa ko sa Twitter na wala naman akong partner, ako lang isa po. Oo. Kung may short video man doon na kinalat nila, wala din akong kasama, ako lang po isa. Be, i-prove ninyo kung makaproduce kayo ng video, yung kita talaga yung mukha ko ha, na may kasama ako, na gumawa ako ng kalasuhan, wala kayong maproduce po, wala kayong maproduce. Meron nga, oo, kinalat nila, pero ako lang po isa. Oo, pictures, nude pictures, ako lang po isa. Oo, wala. Paano mo masabing kababuyan na ako lang man isa, wala man akong ginawang, wala man akong partner? Oo. At saka nag-comment lang ako doon para bang nag-warning lang na ingat po, ganun dahil delikado po ganun mga joke. Pagkatapos nalalait na po nila ang pagkatao ko, yung itong sabi niya kulubot ka, mga filter ka lang, kulubot ka, matanda ka, so, ganun ba, ganun ang sabi niya. Unang-una, noon ko pa sinabi po na matanda na ako, senior citizen na ako, naka-filter lang po ako, matagal ko nang sinabi. Ang tanong ko sa iyo, wala ka nga profile, hindi mo nga maipakita yung mukha mo sa ano mo eh, sa profile mo, dahil sigurado ako wala ka talaga. Oo, wala ka nga ano eh, wala ka nga picture sa profile mo, nagdadakdak ka, nagngawa-ngawa ka dyan, wala ka nga profile, ang tapang mo, wala ka nga profile picture. Okay, matanda na ako. Ang tanong, ikaw bata, sa tingin mo, mag-edad ka ng 60, ano kayang hitsura mo mag-edad ka ng 60? Ha? Ako 62 na, but look at me. Nagyayabang tuloy ako sa iyo. Oh, look at me, nagyayabang tuloy ako sa iyo. Naka-filter nga. Ang tanong, ikaw, tatablan ka ba ng filter? Wala ka nga profile, oh. Hindi, wala ka nga profile, ang tatapang mo. Nagsasalita ka na gano'n, wala kang picture, wala kang identity. Dahil wala kang mukha. Sa totoo lang, wala kang mukha. Tapang mo, no? Doon ako na ano, part. Doon ako na ano, dahil lang sabi niya, mga mahihirap lang daw ang naniniwala ng Bible. Ang paniwala din na kasi natin, di ba, ang itinuturo sa atin. Anuhin mo ba yung yaman mo sa mundo? Anuhin mo ba kung anong meron ka? Kahit sa iyo pa itong buong mundo. Paano ba yun sinabi? Hindi ako marunong na sa English pagkasabi. Kung ang resulta ba, impirmo naman ang mapupuntahan mo. Hindi po ako banal, hindi ako nagmamalinis. Makasalanan tayong lahat. Wala po tayong karapatan manghusga sa kapwa natin. Bawat isa sa atin may kasalanan po. Iba-iba lang ang hugis ng kasalanan natin. Pero ang suma, kasalanan pa rin. Gumawa tayo ng mga kasalanan. Hindi po ako nang husga ng tao po. Hindi ako nang husga. Wala tayong karapatan manghusga kung ganyan ka o ano. Wala tayong karapatan manghusga po. At saka wala po tayong karapatan na mamintas. Minsan kasi nagagawa natin mga bagay dahil sa kapwa din natin na grabe makalait kasi. Unang-una, sabi niya, ang kababuyan daw ginawa ko sa Twitter. Hindi po, wala akong ginawa sa Twitter. Ikinalat nila sa Twitter. Unang-una, hindi ko nga malukit yung lugar na yan eh, para makita ko yung pictures. Kayo ang nisisin sa akin dahil nakikita ninyo. Ikaw ang may ginagawang kababuyan. Ikaw nga ang nag-surf doon. Ikaw nga ang naghahanap eh, ng mga bagay na ganun. Hindi ko nga malukit yan eh. Ikaw nga ang may gumagawa ng kalaswaan. Hindi po ako.
ang sama mo, ang pangit ng ugali mo.